or even as laymen, when we appeal, we are expected to respect the appeal, whether it is for us or against us. In this case, the appeal by 3-2 was against the Philippines' appeal, where the court reiterated its jurisdiction. Is that correct? No. No, dahil wala nga pong aspect yung decision ng appeals chamber na nag-deal with the issue of jurisdiction. Kaya nga po yung issue ng jurisdiction nakahang until now. At yun po ang basihan kung bakit hanggang sa ngayon ay pinapangatawanan ng Philippine government na walang jurisdiction dahil hindi na-exercise po yung jurisdiction na yan at the proper time. Wala pong aspect yung decision ng appeals chamber dealing with the issue of jurisdiction. Kasi in-skirt po yan eh, nung tatlong, yung five-member chamber, yung tatlo po na majority did not make any statement at all about the challenge to jurisdiction. Ang sinabi lang po nila, this is not the proper time to address the issue of jurisdiction. Kaya po nakahang yung issue ng jurisdiction until now. So sa akin, the resolution is, so why don't we allow the ICC to come here, investigate, get the information to find out that they are wrong? Are they wrong or right? Are they wrong or right? Well, we believe, Your Honor, that the ICC has no... Please answer me. Yes. Are they wrong or right? In what, Your Honor, to be more specific? In their supposition and their in the prosecution that they would like to conduct, are they wrong or right? Are they wrong in all the accusations being hurled against by our attorneys here, being hurled against some, against the government, to the ICC? Well, the ICC... Yung po ang kanilang reputasyon, ang kanilang palagay sa atin, tama ba sila o mali? The ICC is wrong. If they're wrong, in concluding, if they're wrong, let's allow them to come here to prove that they're wrong. Hindi po eh, hindi po ganun eh. Sila po ay mali in the sense na ang tingin nila ay hindi unable and unwilling ang ating judicial and legal system. Doon po sila mali. Kaya ho, ang dapat na gawin natin para ipakita natin na mali sila ay hindi papasukin sila kung hindi strengthen yung ating ginagawang investigative and prosecutorial functions. Yun po ang proper... Do you tell me, Atty. Guevara, that we are only strengthening because of what the ICC is doing? No, hindi po. Hindi po. Hindi naman po dahil lang doon. So let me ask, ito po ay duty natin. Let me ask Tony Neri and Attorney Address there. On the statement I made, what do you think about that? Agree, Your Honor, kasi ang tingin ng mundo na dyan, ayaw niyang pasukin because the ICC is right. Di ba? Kasi if it's working, di you show it, di ba? So, otherwise, ang isipin nila, ayaw niyang papasukin kasi the ICC is right. And the complainants are right. And, you know, so I don't see any problem. Ang intindi ko kay Soljan kanina, o wala akong nakitang parang sa kanya, if they want to come, they can come, no? But we have no legal duty to cooperate. It's a political decision. Parang nakita ko naman kanina. So legal duty, in-assert na wala yon. But of course, if Malacanang says so, it's a political decision. They can. So, pero, I mean, if it's even political, then that is on the issue of image and diplomacy, as mentioned kanina, that becomes very important. Siyempre, sa amin, Mr. Chair, we assert na, as we mentioned, 7,732. And then Congressman Flores said, 1,000, halos less than 1,000 ang nabanggit eh. Parang, are you really willing? 7,000, I mean, so yeah, Mr. Chair, I agree with your point na
di ipakita natin na mali sila by letting them witness. So if you agree with me, Attorney Nery, mag-i-stop na yung akusasyon ninyo. Well, let's see kung ma-prove ng Philippine government na... Magiging kontento na kayo if you agree. Well, if there is real justice in the Philippines, Mr. Chair, magiging kontento, hindi lang kami, Mr. We're talking of the families of the victims. Pag may genuine and serious investigation and prosecution, who is there to complain about serious investigation and prosecution? Yes, Mr. Chair. Your Honor, let me just put this in proper perspective. Yung pong report na merong mga 6,000 o 7,000 na insidente na may namatay, hindi naman po ibig sabihin na lahat noong 6,000 or 7,000 cases na yon ay nangyari na may abuse or merong lapse on the part of our law enforcement agencies. As a matter of fact, doon po sa initial na evaluation ng Internal Affairs Service ng PNP, ang majority po naman dyan na operations by law enforcement agents were regular. At wala naman po silang nakitang pagkukulang on the part of law enforcement agents. Kaya lamang po, meron ding mga several incidents na nakita mismo ng PNP na may pagkukulang. Kaya yun po ang pinaprioritize na mismong PNP nagsabi may pagkukulang tayo dyan. Pero hindi naman po ibig sabihin na yung 6,000 o 7,000 yon ay puro mayroong abuse of power ang PNP. Sila mismo nakita na po nila yan on an initial investigation na great majority ay tama naman ang operations. Kaya lamang, ganun pa man, kahit ganun ang sabi ng PNP-IAS, ang DOJ po at that time had an agreement with the PNP and the NBI na, okay, PNP, kahit na ganyan ang finding nyo ha, na walang sabit yung mga law enforcement agents nyo, ipagpapatuloy pa rin ng DOJ at ng NBI ang pag-verify. In other words, i-double check namin kung yung inexonerate nyo ay talagang dapat na ma-exonerate. Pero for now, unahin namin ito, matter of priority, ito yung in-identify nyo eh. Ko naman alam ng Solicitor General ang Philippine jurisprudence on jurisdiction. Yes, Your Honor. And once jurisdiction is laid or attached with the filing of a complaint, whether in a civil or criminal case, that jurisdiction continues unimpeded until there is a pronouncement by the court of its final judgment and its enforcement of its decision. Hindi ba totoo yan? Tama po yan sa ating judiciary under our legal system, pero ito pong sa ICC, ito po ay covered ng isang treaty. Kaya po yung ating jurisprudence on jurisdiction does not necessarily apply to an international treaty like the Rome Statute. Yung bang interpretasyon ng gobyerno doon sa Article 127 ay salungat sa ating jurisprudence na sinusunod sa Pilipinas, na ang jurisdiction, pag iyan, once laid, that survives and that should not be impeded even by any delay or irregularity in the process. Iyan ang mga desisyon ng ating Korte Suprema. At iyan din ang linalaman ng Article 127, because yung Article 127 did not make any distinction whether it is yung initial examination or preliminary investigation or yung trial mismo before the ICC. Yun pong sa parte ng ICC ay meron pong there are specific articles of the Rome Statute that deal with the exercise of jurisdiction. Yun nga pong sinabi ko na Articles 12 and Articles 12 and 13. So very specific po yung exercise of jurisdiction under the Rome Statute. Kaya nga po hindi natin magamit ng exactly
kung ano po yung jurisprudence are under Philippine law. Kasi sa atin po ay, kumbaga, sa rules of court natin po iyan, and jurisprudence, pero ito po ay treaty, kaya po hindi siya talaga applicable. So, yun po ang sinusunod natin, ano ho, yung Articles 12 and 13. Pero kung meron po kayong ibang interpretasyon kung ano ang ibig sabihin ng investigation being commenced by the prosecutor, kung ang inyo pong opinion ay pati preliminary examination stage ay kasama noon, then that is your interpretation, Your Honor. Kaya lamang, yun pong decision ng ICC Appeals Chamber na nangyari po noong July of 2023 ay maliwanag na maliwanag pong ipinapa-explain noong dalawang members of the Appeals Chamber na yun pong pag-exercise ng jurisdiction ay hindi na trigger on a timely basis. At yun po ay makikita natin doon sa dissenting opinion ng mismong presiding judge ng ICC. Okay. Unfortunately, yun pong three other members of the Appeals Chamber did not make any statement at all about the issue of jurisdiction. Yung pong dalawang minority, ang siyang mayroong very strong statement na hindi na na-exercise ang jurisdiction at the proper time. At hindi naman po pwedeng forever, perpetually, na nakahang yung ganyang klaseng threat sa Philippine government. Kaya po, ganun ang kanilang naging decision. Or even as laymen, when we appeal, we are expected to respect the appeal whether it is for us or against us. In this case, the appeal by 3-2 was against the Philippines' appeal, where the court reiterated its jurisdiction. Is that correct? No. No, dahil wala nga pong aspect yung decision ng Appeals Chamber na nag-deal with the issue of jurisdiction. Kaya nga po yung issue ng jurisdiction nakahang until now. At yun po ang basihan kung bakit hanggang sa ngayon ay pinapangatawanan ng Philippine government na walang jurisdiction dahil hindi na-exercise po yung jurisdiction na yan at the proper time. Wala pong aspect yung decision ng Appeals Chamber dealing with the issue of jurisdiction. Kasi in-skirt po yan eh, nung tatlong, yung five-member chamber, yung tatlo po na majority did not make any statement at all about the challenge to jurisdiction. Ang sinabi lang po nila, this is not the proper time to address the issue of jurisdiction. Kaya po nakahang yung issue ng jurisdiction until now.